Magandang araw mula sa PAG-ASA Weather Forecasting Center. Narito na ang ating latest update as of 5 PM sa binabantay nating dalawang bagyo. Una ay si Tropical Depression Agaton at ang isa naman ay si Typhoon Malakas. Ito po ay pumasok sa Philippine Air Responsibility kaninang alas 10 na umaga pero lumabas din bandang alauna. So tinawag po natin siyang Basyang sa loob na 3 oras dahil eventually lumabas nga rin ito ng Philippine Air Responsibility. Narito po yung latest nating satellite images. Makikita po natin itong dalawang weather system na ating binabantayan. Ito po si Agaton. Nahuli po nating namataan dito sa may bahagi ng Lorente sa Eastern Samar. Taglay pa rin yung hangin nasa 45 kilometers per hour. At magbugso na nasa 75 kilometers per hour. Ito po ay makikita ninyo may kaulapan pa rin sa may bahagi ng Visayas, gayon din sa Bicol region at sa may bandang northeastern portion ng Mindanao. Kaya asahan pa rin po posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot pa rin ng bagyong si Agaton. At ito naman po sa kabilang bahagi naman makikita natin ang bagyong Malakas. At kagaya po ng binanggit ko, no, pumasok ito ng Philippine Air Responsibility kaninang alas 10 na umaga pero bandang alauna po lumabas na rin ito ng ating PAR. At dahil po doon, ito po ay nasa labas na nga ng Philippine Air Responsibility kaya po muli at tawag na po natin ulit sa kanya si Typhoon Malakas na huli nating namataan sa layong 1,400 kilometers silangan ng Central Luzon. Makikita nyo po dito, no, makikita nyo po yung parang linya na ito na nagpapakita na may interaction na rin po itong bagyong si Typhoon Malakas at si Tropical Depression Agaton. Kaya nga po inaasahan natin na by tomorrow, posible nga po na tuloy na pong higupin o i-absorb ng bagyong si Malakas itong si bagyong Agaton. Sa ngayon po nakataas pa rin yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. Partikular na po itong mga lalawigan ng Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at kasama rin po itong Camotes Island. Samantala sa Mindanao nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito naman sa Dinagat Islands. Ano pong inaasahan natin para sa araw na ito? Posible pa rin ang katamtaman hanggang sa malakas at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan, particular na sa Eastern Visayas, gayon din sa Sorsogon, Masbate, sa Northern and Central portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan at Camotes Island, at dyan po sa Isla ng Panay. So yan po yung mga lalawigan ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, gayon din sa isla po ng Guimaras, at sa northern and central portion ng Negros Province. So asahan pa rin po ng mga kababayan natin, malaking bahagi pa rin po ng Kabisayan ay makararanas ng mga pag-ulan. Samantala, mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malalakas ng mga pag-ulan pa rin ang mararanasan dito naman sa Mimaropa, Dinagat Island, Zamboanga del Norte, lalawigan ng Quezon, at nalalabing bahagi po ng Bicol Region at nalalabing bahagi ng Kabisayan. So makikita po ninyo mula ngayon hanggang bukas, posible pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi po ng Kabisayan. At patuloy po tayo nagpapalala, posible pa rin po ang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sapagkat ilang araw na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Agaton. So ay asahan pa rin po at mag-ingat ang ating mga kababayan dito sa may bahagi po ng Kabisayan lalo na sa Eastern Visayas. Gayun din po, nakataas pa rin ang ating Tropical Cyclone Wind Signal. So, sa mga lugar po kung saan nakataas ang signal number 1, ay asahan pa rin po posibilidad ng malalakas na hangin. Asahan din po na magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan sa lugar kung saan po malapit po or sa nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal. Kaya po delikado pa rin pumalaot lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at yung mga maliliit na bangka. Ano naman po ang inaasahan natin, no? Sa bagay, matagal na po nananatili itong bagyong Agaton dito sa may bahagi ng Samar Leyte. So ang inaasahan po natin, ito po ay mananatili pa po in the next 6 to 12 hours dito sa may bahagi ng Samar Leyte. At ito po ay unti-unting kikilos na po pasilangan, timog silangan. At kagaya po ng binanggit natin, ito po ay pwedeng i-absorb or higupin ng bagyong si Basyang po or ngayon na si Typhoon Malakas. Inaasahan ho natin, napakalaki ho ng tsansa na maging low pressure area na po itong bagyong si Agaton in the next 24 hours. Dulot po ng land interaction, hindi na ho ito nakakuha pa ng lakas dahil malapit na ito sa kalupaan nga. At mataas na vertical wind shear at yung effect din po ng upper level outflow. Ito po yung bagyang taas, yung nasa taas, itaas na bahagi po ng bagyong si Malakas. At kagaya po ng binanggit natin, ito po ay kikilos pasilangan at hihigupin na nga po ng bagyong Malakas.
Ang inaasahan naman po natin dito sa bagyong Malakas, kagaya po ng binanggit ko, pumasok po ito sa Philippine Air Responsibility alas 10 ng umaga at ito ay lumabas po siya alauna naman ng tanghali o alauna ng hapon. At inaasahan po ito ay kikilos, Pahilaga, Hilagang Silangan. At kagaya po ng binabanggit natin, hindi po natin inaasahan ang ng bagyong Malakas ay makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat nakikita pa rin natin yung posibilidad po na magkaroon ng swell, ito po yung mga pag-alon na mula po sa katamtaman hanggang kung minsan ay malalakas ng mga pag-alon dulot nga po ng bagyong Malakas dito sa may bahagi naman ng Hilaga at Silangang mga baybay ng Luzon. Gayun din ho dito sa may Silangang baybay ng Visayas at Mindanao. Makikita ho natin yung track ng bagyong Malakas papunta ho ito sa bahagi naman ng Japan. Mga kababayan, pinapakita ko po sa inyo, ito po yung pinagsama-sama pong ulan sa nakalipas na limang araw mula April 7 to 11. Nabuo po yung bagyong Agaton bandang araw ng Sabado po, April 9. At nung pinagsama-sama po natin, pinakamarami pong ulan na natanggap po itong bahagi ng Boronga, no? Mabot po ng 402 millimeters. At sumunod po yung Giwan, next po yung Maasin. And then yung Huban sa Sorsogon, mataas din po natanggap na ulan ng Rojas City, Tacloban, Katarman, Legazpi, Mactan, Katbalog at Masbate. So makikita po natin mga kababayan na dito po sa bahagi ng Visayas at gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region na concentrate po yung mga pag-ulan na dulot nga po ng bagyong si Agaton. Ano naman po yung inaasahan natin? Naglabas po tayo sa PAGASA ng isang special weather outlook para sa Semana Santa. So simula po sa Monday, Thursday o sa Webes po hanggang Easter Sunday sa Linggo, inaasahan po natin na mas maaliwalas ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang sa mga isolated o mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Dahil nga po sa pag-alis na nga po ng bagyong Malakas at gayon din sa paghigop nito sa bagyong si Agaton, asahan po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maliwalas na panahon. Kaya po sa mga pupunta po sa mga simbahan o magdadasal o uwi sa kanilang mga probinsya, asahan po natin bandang Huwebes ang mas maliwalas na pong panahon ang mararanasan, lalong-lalo na po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong si Agaton sa Visayas at sa Bicol Region.